Try natin. Aw. So, wag niyong gagawin yun. Hello, hello, hello. Welcome back sa channel natin. And today, itetest na natin yung ating NSS na 2578 power station. Kapag bibili kayo nito, may option siya na kung gusto niyo may kasama siyang extra battery at solar panel. Yung binili ko, may extra battery at may 20 watts na solar panel. I-unbox na natin. Tingnan natin kung maganda ba to. Mukhang eto yung pang-connect sa extra battery. I-screw mo siguro to sa power station at eto yung ika-clamp mo sa extra battery mo. USB connectors. Charger na 14 volts at 1 amp. So, mabagal to. 14 watts lang. Sa loob, meron pa siyang kasamang 20 amps na fuse at user manual. So, mabigat siya kasi ang battery type niya ay lead acid. So, tignan na natin kung anong pwede natin gawin sa power station na to. Dito yung charging input niya. Max 30 watts daw na solar panel at 16 volts. Tapos, LED light test natin. Ayan. So, maliwanag naman. So, meron siyang dalawang brightness level. Kapag pre-nest mo ulit, hihina ng konti. Press mo ulit, mag-blink SOS mode. Tapos mamatay na. Sa DC, i-check natin. So, mabagal na USB lang to. Hindi siya quick charging. Test natin yung voltage ng DC output. 12.8 volts. Mukhang walang regulator. Baka directly connected sa battery. So, itong DC output natin, pwede nyong kabitan yan ng LED lights. Ayan. Pwede nyo ikabit yung router nyo. I-test naman natin itong AC. So, yung AC niya, ang max output ay 150 watts. At, modified sine wave daw siya. Check natin kung anong voltage. 236 volts. At ang frequency, 50 hertz. Check natin kung modified sine wave nga ba. Ayan po, modified sine wave talaga siya. Try natin i-charge. So, pwede ba siyang gamitin habang nag-charge? Pwede. Ayan, so naka-on lahat. Check natin kung may output yung AC niya. Ayan, may output naman yung inverter. Try natin isaksak yung clip fan natin habang nag-charge. Ayan, gumagana naman pero may maririnig mo may nag-ha-hum sa fan. Kasi modified sine wave yan. Sabi nila ay nakakasira daw na electric fan yan kapag ginagamit sa modified sine wave. Ako, ginagamit ko sa modified sine wave yung mga clip fan ko. Hindi pa naman sila nasisira. Pero, yun nga. May possibility masira yan. Kasi, 50 hertz, tapos modified sine wave, iinit yung mga fan nyo. So, yun lang ang dito sa harap. Dito sa likod, dito nga kinakabit yung eto. Para pwede mo i-parallel yung extra battery mo. At may fuse. Yun natin. Malamang dyan nilalagay yung eto. Ayun nga, 20 amp na fuse. Ayun. I-check natin kung may voltage output ba tong terminals na yan. So, meron po. Ayan, 12.9. 13 volts ang alagay dito. So, malamang nakakonect lang yan sa battery. So, hindi muna natin ipaparallel yung battery natin. Ang una natin gagawin ay capacity test muna natin para makita natin kung ilang watt hours ang kaya nating hugutin sa power station na to. Para madali nating ma-estimate kung gaano katagal natin magagamit to pag sinaksakan natin ng mga appliances natin. So, i-charge ko muna. Ayan po, puno na. Once na nag-stop na mag-animate yung battery, puno na yan. So, iti-test na natin yung capacity niya. Magsasaksak tayo ng 50 watts na load dito at makikita natin sa power meter kung ilang watt hours yung magagamit natin. Ayan, so nag-start na. So yung battery pala nito ay ayan, 12 amp hour na 12 volts na lead acid battery. So since lead acid siya, ang usable capacity lang talaga niya ay 50% nung 12 amp hour. So 6 amp hour lang yung usable capacity. So para makita natin yung watt hours, i-multiply natin sa battery voltage, which is 12 volts. So, 6 times 12, 72 watt hours. So, dapat may makukuha tayong 72 watt hours dito before mamatay itong power station natin. So, ayan. Sige, balik tayo kapag naubos na yung battery. At iti-check din natin kung anong voltage siya
mamamatay kasi dapat at least 12 volts mamatay na siya. Kasi kapag nag-discharge ka pa more than 12 volts, possible masira yung battery. Ayan po. Natapos na. I-check na natin kung ilang watt hours. So, ang nakuha natin ay 100 watt hours at nagtagal ng 96 minutes or mga nasa isa't kalahating oras. So, i-charge ko siya ulit at dito naman tayo sa DC magka-capacity test. So, ayan po, puno na yung battery natin at makikita natin 13.7 volts yung voltage ng battery natin. Kapag nag-charge kayo, makikita nyo na aabot to sa 14.4, 14.6 volts. Tapos, pag puno na, magre-rest yung voltage niya dito sa 13.7 volts. Huwag po kayo mabahala kung bakit biglang bumagsak yung voltage. Normal po yun, ito po ang kanyang resting voltage. Basta hindi nagubagalaw itong battery dito, hindi na nag-a-animate, puno na yung battery nyo. Now, itest na natin yung DC output. Tignan natin kung ilang watts ang makukuha natin. Gagamitin natin ito ating battery tester. At sasaksak natin dito. So, nadidetect natin ay 13.4 volts. So, yung battery tester natin ay nakakonect sa ating computer. At pwede natin iset yung cutoff voltage natin. Isiset natin ngayon sa 10 volts na dapat hindi natin maabot. Dahil dapat mag-disconnect na to in 12 volts pa lang. Tapos, discharge current natin, 5 amps. And then, start natin, tingnan natin. Ayan. At namatay siya agad. Ito, biglang naging 0 na yung voltage. At hindi na siya nag-discharge. At namatay yung ating power station. Possible na masyadong mataas ang 5 amps. Try natin ng 3 amps. Ayan. Start ulit natin. Namatay pa rin. Ah, 3 amps nga kasi yung nakalagay dito. Ayun. Hindi kasi nagbabasa eh. Ayan o. 3 amps nga lang. Pero, 3 amps na yung nilagay natin. Ayaw niya pa rin. Try natin ng 2 amps. Namamatay pa rin. Set na natin sa 1 amp. Ayaw talaga. Try lang natin dito. Para malaman lang natin na hindi problema yung battery tester natin. Ayan o. Hindi namamatay. Yung Tilex ang gamit ko, nag-discharge siya, hindi siya namamatay. So, hindi problema yung battery tester natin. Talagang namamatay yung DC output nito. Babaan pa natin, siguro 0.5. Ayaw talaga. 0.2. Ayun, gumana sa 0.2 amps. I think alam ko na ang nangyayari. Ayun o, tinaasan ko naging 0.28. 0.29 na. Ayan, so unti-unti kong itataas. So ina-adjust ko lang ng paunti-unti para tumaas. Pag sinet kaya natin to sa 4, mag-stop na. Ayun. Nag-stop na nga. So, limited nga talaga siya sa 3. Pag nag-start agad tayo sa 3. Ayan. Namamatay agad. Pero, pag nag-start tayo sa 0.27. Ayan. Nag-discharge na siya. Hindi siya namamatay. Tapos, saka natin i-adjust to 3. Ayun. Pwede. So, I think ang nangyayari ay kapag nag-start agad sa 3, parang may surge na nadidetect ito. So, pinapatay niya yung DC. So, may protection yung maximum current dito. Kaya niya kaya 3.5? Ayan. So, okay naman ang 3.5. Kanina nung nag-4 tayo, namatay. So, unti-untiin natin. Ayan, so nung nag 3.8 tayo, namatay na. Nag 0 amps na ulit. So I guess mag-start tayo sa mababa, 0.27, sabay natin itataas sa 3 amps. Tapos dun tayo magka-capacity test. So, nakita natin merong overcurrent protection itong DC output niya. So maganda. I-charge ko lang ng konti kasi may mga na-discharge tayo. So para patas naman. Babalik tayo kapag tapos na ulit siya mag-charge.
Ayan, nagdi-discharge na sa 3 amps. Tuloy-tuloy naman yung pag-discharge natin, hindi na namamatay. So, nung nag-test tayo dito sa AC, ang nakuha natin 100 watt hours. So, kung ang dini-discharge natin ay 36 watts, eto, makikita nyo dito sa ating battery tester kung ilang watts yung kinukuha natin ngayon, ay may estimate natin siguro mga kung 100 watt hours yung nakuha natin before, divide lang natin ng 36 watts natin ngayon. Ayan, so magtatagal siya ng 2.7 hours. So babalik tayo after 2 hours. Ayan, 2 oras na at nagdi-discharge pa rin tayo. At yung voltage ng battery natin, 12 volts na. At sa discharge curve ng ating battery tester, ito, makikita nyo yung kulay blue. Yan ay yung voltage ng battery. So, habang nagdi-discharge tayo, unti-unting bumababa. So, walang voltage regulator yung power station natin sa DC output. So, ibig sabihin, habang nagdi-discharge ka, hindi stable na 12 volts ang output niyan. So, bababa yan, depende sa voltage ng battery natin. So, hintayin lang natin. Makikita natin dito kung anong voltage titigil yung ating power station. 3 oras na at 11 volts na lang yung voltage ng battery natin. So, hindi siya maganda. Huwag nyong hahayaan na umabot ng 11 volts tong power station na to. Kasi mas mabilis masisira yung battery nito. Ayan, natapos na po. Tignan natin. Yung voltage niya ay tumigil at 10.9 volts. Pagkatapos na matapos yung pag-discharge natin, magre-rest to 11.7 volts. So, mabilis masisira yung battery nito kung ganito kababa niya, dinidischarge yung battery niya. Kasi lead acid yung battery nito at yung lead acid batteries, dapat 50% lang nung capacity ang ginagamit mo or hindi ka bababa sa 12 volts para hindi agad masira yung battery mo. Kasi kapag lagi mong dinidischarge below 12 volts yung battery mo, mas mabilis na masisira yung battery mo at mas konti na yung capacity na makukuha mo sa battery. So, in time, kapag lagi mong dinidischarge ng ganito kababa, paunti na ng paunti yung makukuha mong capacity at hanggang sa kailangan mo nang palitan yung battery. So, yung nakuha pala nating capacity ay ito, 120 watt hours. So, mas madami siya ng 20 watt hours compared dito sa AC. Expected naman na mas mataas yung makukuha natin dito kasi yung inverter nito mas mataas ang power losses. Unlike dito sa DC natin na nakakonect lang directly sa battery natin, so less yung power losses nito. So, buksan na natin. Tignan natin kung ano yung laman nito. Ito po ang laman niya at yung battery niya nga ay lead acid battery na 12 amp hour at may parallel connection nga lang siya dito papunta sa labas na naka-fuse. Ayan, ganyan kalaki yung battery niya. At ayun yung inverter niya, napakaliit lang. Tanggalin natin yung battery. So yan lang yung battery. Yung inverter pala natin ay ito. May fan siya sa ilalim. So, nung tinetest natin to, may naririnig akong fan. Hinahanap ko kung saan. So, nasa ilalim pala. So, intake to. So, pinupush niya yung hangin papasok dito. Dito lalabas sa hawakan. Kasi may vents dito. So, ayan po yung inverter natin. Napakasimple lang. May fuse din dito. 30 amps. Sa DC input. So, tanggalin ko lang to. Gusto ko makita yung charging circuit niya. So, tinignan ko lang kung may MPPT controller ba to. At wala. Ito lang dalawang MOSFET dito ang nagko-control sa input ng charging. So, filo ko lang, inductor. Kaya yung charger natin, ayun, 14.4 volts lang. Kasi kapag sinaksak nyo nga yan at switch on to MOSFET, diretsong nakakabit lang yan sa battery. So yun. So kapag may solar panel ka, parang ang labas niyan parang PWM lang din na charger. Ipupull niya lang yung voltage ng solar panel sa voltage ng battery. So hindi efficient mag-charge ng solar panel dito kasi nga wala siyang MPPT. And balik na natin. So bago pala natin isara, ay itest na natin yung inverter. I-overload natin para makita natin kung umiinit ba yung inverter. Test lang natin yung Dremel natin. Ayun, hindi pa naman mainit. Kasi konti lang yung load, nasa 40 watts lang. Saksak tayo nung 50 watts natin na LED. 57 watts. Tapos mag-charge tayo ng power bank. Ito yung ating charger, 65 watts. Namatay.
Yun, nag-reset. So, may overcurrent protection siya kapag may surge siyang nadidetect, namamatay. Pero, nagre-reset din naman. Ayan, nagcha-charge na tayo. Yung wattage natin, ayan, 129 watts, 130 watts na. Hindi pa umaandar yung fan. At, medyo umiinit na sila. Ayan, mga nasa 60 degrees Celsius na yung mga MOSFET. Maandar na yung fan. Kung naririnig nyo, yung parang yung tunog na yun, fan niya yun. Ayan. So, nag-start yung fan ng mga 60 degrees Celsius. Next, magsaksak pa tayo ng charger ng laptop. Ang nakalagay dito ay ayan, 135 watts. Pero hindi naman talaga 135 ang kinukuha na ito. Ano natin kung mamamatay. Ayan. Tapos, ito turn on ko. Yun, namatay. Ayan, ano. Magta-try mag-restart. Ayan. So, nagpapatay si Cindy. Papatayin ko muna to. Hindi niya kaya. Ayan, laptop lang yung nakasaksak. So, nung sumobra nga ng 150 watts, kasi ito, 43 watts, 130 plus 40 watts, sobra na ng 150 watts. Nagre-restart siya. Makita nyo. Ito, i-on natin yung charger ng power bank, 65 watts. Kaya niya. Nagre-reset na. So, parang 100 watts lang yun, pero nagre-restart na siya. So, ang gagawin natin ay gagamitin natin yung DC power supply natin para mako-control natin yung output. Ma-fine-tune natin kung hanggang saan ba talaga siya magre-restart. Yung output net ng DC power supply ay ikakabit natin sa battery. So, parang gagawin natin tong charger. Natin. Nagre-restart. Tayin natin yung laptop. So, yung DC power supply lang, hindi niya kayang i-turn on. Eh, wala pa naman load dyan. Wala, hindi niya kaya talaga. So, hindi pwede. Ulitin natin. So, mag-charge muna tayo ng... So, may 40 watts ulit tayo. Six. Tumigil. What? Nasira na. Nasira. Ay nako. LED light muna tayo. Sabayan natin ng Dremel. Kaya niya. Halos nasa 100 watts. Sabayan pa natin ng laptop charging. Ayun. Nagre-reset. Watts lang yung kinukuha ng laptop charger natin pag dinagdagan pa natin ng LED light. 108. So, ayun. 100 plus lang namamatay na. Hindi siya totoong 150 watts. 100 lang. Tignan natin kung magtatagal siya ng 100. Ayan. Ay, nag-reset na naman. Tignan natin yung temperature. Pag sinabayan natin ng Dremel. Nagre-reset talaga siya kapag sumosobra ng 100. So, para sa akin, nasa 100 watts lang to. Nagre-reset-reset siya kapag sumosobra na ng 100 plus. Mas maganda, less than 80 watts. Siguro kapag 100 watts, nakasagad na yan. Ay, nako. Umextra pa yung ating yubaw. So, baka ganito yung mga issue ng mga nag-PPM sa akin na hindi nag-on. Pero gumagana to. Ayan, gumagana pa eh. Nakahiwala yung connection ng inverter dito sa harap. Kaya pag sira to, pwede pang gumana to. Pero pag sira na to kasi, hindi na natin matcha-charge. Next, ipakita ko lang sa inyo kung paano ito pag-parallel ng battery. Sa likod, ayan, makikita nyo dito may sign negative at positive. Yung red, positive yan. Yung black wire, negative. Huwag nyo pag-shortin yan dalawang yan kasi may power yan.
So tatanggalin nyo lang yung tornilyo. Tapos yung red sa positive. At black sa negative. Ingatan nyo rin pala na kapag kinakabit nyo yun, huwag nyo pagdikitin itong dalawa. Kasi pag pinagdikit nyo, may kuryente na yan. May power na to. Try natin. Aw. So huwag nyo gagawin yun. At kapag ikakabit nyo sa battery, sa extra battery nyo, ayan. Common sense naman, red sa red, black sa black. Bago natin gawin, kukunin ko lang yung clamp meter natin. Ito, para ma-check natin kung may dadaan bang current between sa battery na to. Wala naman. Check ko lang yung voltages nila. Yung internal battery natin, ang voltage ay... Na-break ata natin yung fuse. Yung sinort natin. Ayun o, wala ng voltage. Nung pinagdikit kasi natin yung clips. So, nung pinagdikit natin yung ganito natin, ay nag-work yung fuse natin. So, okay naman. At meron siyang fuse. May kasama siyang free na fuse. So, papalitan natin. Ayan, sakto. Makikita nyo rin kung paano magpalit. Ayan. Ayan yung fuse. Pag binili nyo, may kasama ang fuse. Tingnan natin. Ganito dapat ang itsura niya. Makikita nyo yung sa gitna. Ayan. Buo pa yung wire sa gitna. Eto, wala. Naputol na. Ayan. So, pasok nyo lang yung bago nyo fuse. Ayun. At ibalik natin yung cover. Ayan. Now, i-check natin ulit yung voltage kung meron na. Ayan. 13 volts sa ating internal battery at yung extra battery natin. 12.8. So, hindi sila pantay. So, kapag pinagkabit nyo yung dalawang yan, may magfo-flow na battery mula sa internal battery natin papunta dito sa extra battery natin. May amps na makikita dito. Zero natin. Magkakaspark kaya to? Wala naman. Ayun. 0.3, 0.2. At mabilis. Mabilis lang. Wala na. So, nag-balance na sila. So, bumaba yung voltage nung internal battery na. So, nag-balance sila. So, ganun lang. Mas magtatagal na itong power station mo kasi may extra ka ng battery dito. So, kahit malaking battery, pwede nyo ilagay dyan. Ito. Pwede bang kabitan ng life PO4 yan? Ewan ko. Possible na pwedeng kabitan ng life PO4 pero marami magagalit kapag ginawa nyo yun. Nasa sayo na yun kung gusto mong iris. Pareho kasi naman ang voltage ng lead acid tsaka life PO4. Siguro magta-try tayo magparallel ng lead acid tsaka life PO4. Tignan natin kung ano mangyayari. Pero yun, ganun lang. Pwede rin. Ganun din. Kapag may malaki kayong battery, kabit nyo lang. Huwag nyong pagbabalikta rin po yan kasi masisira. Okay? Sisira yung battery nyo. Ayan. Nung kinabit natin ito, tumaas yung voltage nung power station. Naging 13.1. Chinarge nitong malaki natin battery. Pag hindi nyo gagamitin, tanggalin nyo to kasi pwedeng magdikit tong dalawa. Although may rubber naman, you'll never know. Mas safe, tanggalin nyo pag hindi gagamitin. Next, itetest na natin yung solar panel charging niya. So, yung kasama solar panel ay ito, NSS, Cells Germany. Tapos sa likod ay nandun yung specs niya. Ayan, 20 watts at 21.5 volts yung VOC. Yung connector niya ay DC barrel plug. I-test natin sa labas. Tingnan natin kung ilang watts yung kaya niyang i-input dito. Max wattage pala nakalagay dito, 30 watts. So, pasok naman yung solar panel natin, 20 watts lang. Gagamit tayo ng power meter para makita natin kung ilang watts yung mag-generate niya. Ayan na po yung solar panel natin. At to charge, isasaksak mo lang yung connector niya dito. At ayun, nag-charge na. Pero meron tayong power meter. Nakakonect lang siya in between sa solar panel. So yung solar panel natin, kakabit natin dito. Para makita natin yung total wattage na pumupunta sa ating power station. Ayan, 15 watts. So mukhang legit na 20 watts naman itong solar panel na kasama sa NSS. At makikita nyo yung voltage dito, 13.4. At yung voltage ng battery natin, and 13.3.
So ibig sabihin walang MPPT tong power station na to kapag chinacharge gamit ang solar panel, kasi ayun nga, pinupull niya lang yung voltage ng solar panel close sa voltage ng battery natin. So hindi siya ganun ka-efficient. Siguro kapag may MPPT tong charging ng NSS ay mas mataas yung wattage na makukuha natin. So ayun po, 15 watts yung maximum wattage na nakita natin nung nag-charge tayo ng solar panel. At since nung nag-test tayo ng capacity ng battery na ito, 120 watts yung nakuha natin. Kung kukumpitin natin yun, aabutin to ng mga 8 to 10 hours kung gagamitin natin yung solar panel na pang-charge nito. So hindi niya po kayang punuin to ng isang araw, dalawang araw siguro. Ayun, mapupuno niya from empty na battery. Katulad din ng AC charger niya, kasi yun nga 14.4 volts at 1 amps or 14.4 watts yung rating din nito. So halos pareho lang din kapag solar panel, 8 to 10 hours din ang itatagal bago mapuno yung battery na to. Or more pa, lalo kapag sa solar panel, kasi habang napupuno to, mas babagal pa yung pag-charge niya. So dumako na tayo sa pros and cons. Una, pros ay presyo, kasi mura siya, kaya maraming nag-request nito kasi mura nga. So yun, isa yun sa pros niya. Isa pa ay pwede ka mag-parallel ng battery. So kapag mayroon ka extra battery na malaki-laki, pwede mong i-connect dito. Kasama na yung connector niya. Ayan, i-screw mo lang dyan at i-clamp mo sa battery mo. Ayan, so malaki na yung capacity ng power station mo. Another na sa pros niya ay may overcurrent protection naman. So hindi mo basta-basta ma-overload to kasi nag-shutdown siya kapag na-release niya yung overcurrent protection. Ito, sakto, 3 amps talaga. Ito, yun lang. Dadako na tayo sa cons niya. Kasi ito, 100 watts pa lang, namamatay na yung inverter. So hindi natin naabot etong 150 watts na maximum output niya. 100 watts pa lang, namamatay na siya. Kapag nagsasurge ng konti or pag dinagdagan pa natin ng konting load, namamatay na. Another ay modified sine wave siya. So hindi siya pure sine wave, modified sine wave. So kapag may mga sensitive cam appliances, hindi mo basta-basta pwedeng gamitin dito. Ewan ko kung siya ba yung nakasira dito at nasira na itong USB charger at nadamay pa yung power station natin na isa. Ewan ko kung eto yung nakasira dito o nasira lang talaga to at dinamay niya yung power station. Ewan ko kung ano. Mahirap magsabi kung ano, pero yun yung nangyari. At isa pa, sa cons, wala siyang fast charging na USB. Eto, mabagal lang ng mga USB to. Wala siyang QC 3.0, wala siyang USB-C. Isa pa sa cons ay lead acid ng battery. Hindi ako fan ng lead acid na battery kasi una, mabigat. Pangalawa, kalahati lang yung capacity na makukuha mo. Although etong power station na to, tinatry niyang i-extract lahat ng capacity ng battery, which is hindi maganda kasi mas madaling magde-degrade yung battery natin. So over time, mas mabilis na bababa yung capacity na makukuha natin sa battery. Ayun, hindi siya maganda. Masyadong mababa yung low voltage disconnect niya. Imbes na mga 12 volts pa lang, nagdi-disconnect na, hindi umabot pa tayo ng 10 volts. So isipin nyo yun, kapag may ganito kayo, huwag nyo hintayin na mag 0%. Pag nakita nyo na less than 12 volts na yung voltage ng battery nyo, itigil nyo na at i-charge nyo para mas magtagal yung battery sa loob. Isa pa, walang MPPT charging. Isa pa sa hindi ko nagustuhan ay mabagal mag-charge. Yung kasama niyang charger, almost 15 watts lang, aabutin ka ng 8 to 10 hours or more pa kasi mas bumabagal siya mag-charge habang napupuno. So ayun, kahit yung solar panel charging, mabagal din, hindi niya kayang punuin to ng isang araw gamit yung 20 watts na solar panel. Mukha mas marami ako na list na cons kaysa sa pros. Ang selling point niya lang naman talaga ay yung parallel na battery at presyo niya. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mas pipiliin ko yung Tilex. Malapit lang din yung price niya kapag nag-sale to at mas maganda yung features niya. Makita mo yung output, 150 watts talaga, may fast charger ka pa at mas magaan siya. So would I recommend it? Nung binuksan natin, mukhang okay naman yung build quality. As long as okay sa'yo yung mga cons na nilist natin at eto lang yung pasok sa budget mo, ay okay na. Kasi eto, parang 4,000 plus lang yung binayaran ko. Meron na siya kasama solar panel, may extra battery pa. So price talaga maganda ang para sa kanya. Pero basta ingatan nyo lang, huwag nyo loadan ng more than 100 watts. Siguro mga 80 watts lang. So isang TV, isang electric fan. Tapos i-monitor nyo lagi yung battery. Huwag nyo hayaang bumaba ng 12 volts yung voltage ng battery. At possible na magtagal naman to. So, ayan po.
Pag may katanungan pa po kayo, leave lang po kayo ng comment below. And I will see you again next time. Bye!